So guys, matagal kasi tayo hindi nakapag-content, may binabusy. Marami kasi ng ibang aktibidad na ginagawa. Iyo kasi palampasin itong issue dito kay Mayor Alice ko. So marami nagsasabi, banta ba siya sa seguridad? Sino ba siya? Kasi kaduda-duda yung kanyang pagkatao. Hindi malam kung sinong nanay niya, wala may pakita masyadong dokumento. Nakapag-Tagalog, hindi marunong ng dialect kung saan siya nagme-mayor ngayon. Balita ko, sinuspende raw to at inaapila pa ng kanyang apugado. Hindi ko lang alam kung may resolution na pa doon. Pero pag-usapan natin, banta ba sa seguridad si Mayor Alice Go? So, ang masasabi ko yan, depende kung kadudaw-duda yung kanyang pagkatao, wala siyang may pakitang dokumento. Nakita naman natin sa Senado yung kanyang sagot kay Senator Risa Hontiveros sa kay Senadora, ano pangalan yung isa? Senator Legarda yun. Ang mahirap dito, hindi niya masagot. Kailangan magpakita siya ng ebidensya na dokumento ng kanyang kapanganakan, kung totoo nga lumaki siya sa farm, late registration. Na-topic to ni Attorney Claire, pwede niyong panoorin doon. So, magaling na abogado po yan si Attorney Claire. Attorney Claire Castro. Meron din siyang program sa ECXL, kung hindi ako nagkakamali, meron din siyang YouTube channel, Attorney Batas with Attorney Claire Castro. So, marami pang abogado na pwede natin supportan dyan. Fiscal EJ. Sino pa ba? Siyempre, si Atty. Freddy Villamor. Isa rin sa magiging abogado. Marami pang abogado ng bayan. Yan. Meron din niya sa YouTube. Marami kasing mga abogada na, at abogado na nag-YouTube channel. So, matututo rin naman tayo sa kanila. So, balik tayo kay Mayor Alice Go. Banta ba yung seguridad? Siyempre, depende nga sa ebidensya na makakalap ng law enforcement kung kaduda-duda yung kanyang pagkatao. So, kung kaduda-duda yung kanyang pagkatao, meron ba siyang naipasang classified documents ng ating military, ng ating government sa bansang China? So, it will go down to the evidence. Siyempre, hindi tayo pwede mag-akusa base sa ating mga damdamin. Dahil galit tayo, ibang lahi niya. Meron kasi tayong due process. Meron tayong prosesong sinusunod sa ating bansa. Sabihin na natin na kabwisit, nakakasar na yung China, inaapin mga mangisda natin. Pero huwag tayong tumulad sa kala na barbaric na hindi nag-iisip. Pansinin mo yung ano ng China na parang tayo pa rin ang gugulo. Talaga namang, ewan ko ba? Sabi nga ng isang Coast Guard official, o military ba yun sa news, zero common sense ang ginamit ng China doon. No? Tayo pa rin ang gugulo. Binabalik na pa po tayo. Pero balik tayo kay Mayor Alice Go. Depende sa ebidensya po yan. Malayo pa po yung pupuntahan. May apila pa yung kailang abogado habang ginagawa ko itong video. So, kung lumabas man yung resolution, syempre, di natin alam. Kung meron ba siyang naipasang classified documents, military secrets, na pwedeng makapit sa ating pambansang seguridad, maring sabihin na natin siyang spy ng China kung meron tayong mapapatunayan na ebidensya laban po sa kanya. So, sabi ko nga sa inyo, kailangan mag-imbestiga yung mga otoridad natin. AFP, Armed Forces of the Philippines, ESAB, Intelligence of the Armed Forces of the Philippines, yung intelligence community natin, saka NBI, syempre. High profile yan, ano yan, espionage, kung sakaling mapatunayan na ito yung nag-spy yan. Pero, tulad na sinabi ko, hindi natin sinusugan. Depende nga po sa ebidensya makakalap ng ating otoridad. So, may due process po tayo na dapat sundin. So, espya ba si Mayor Alice Go? Hindi po natin alam. Depende sa ebidensya. Maghintay po tayo sa gagawing aksyon ng ating otoridad. Ang pambansa seguridad ay hindi po biro. Dapat itong pagtuunan ng pansin nating mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga law enforcement po natin. So, hanggang dito lang po muna yung vlog. So, matagal tayo na hindi na pag-vlog. May i-upload ako tatlong video
isa na itong video na to. So maraming salamat, Equilibrium Pulse po at your special service.